Okay, dito tayo ngayon sa Manmar. Puntaman tayo, muna tayo. Galing po tayo sa Barangay Turong-Turo. Bigay natin yung wheelchair ng isang recipient doon. Sir Rodrigo Pilleran. Bigay natin yung wheelchair sa kanya kasi na-stroke siya. So, papunta naman tayo doon sa Barangay Barangay Rizal. Meron tayo doon bibigyan ng wheelchair babae na stroke din. O dadaan mo tayo sa ng Barangay Santa Clara. Doon para tapos down to Barangay Rizal. Ito yung daanan dito. Yung sa kabila dito, sakop na ng kwan ng San Miguel. Municipality of San Miguel sa kabila dito sa right side sa Leon na. Municipality of Leon na. Yung sitwasyon dito. Bali, boundary na to. Yung last na barangay ng Coton sa Aliuson area. So, punta namin doon si Juan dahil Linda sa Balilag, yung beneficiary ng wheelchair na taga barangay na South. Ito papuntang Aliuson area, San Miguel or Alimujan, yon. Ito papunta, balik doon sa bayan ng Coton. Excuse me. Ito ngayon, kaya takay namin ng highway ito. Sige, national highway rin ito. Ito rin yung barangay Santa Clara. Ito yung barangay Holila, basketball court. Yan. Basketball court, kurang for multi-purpose hall. Yan ang buwan, yung barangay Santa Clara, sakop pa rin ng Uton ito. Kasi umiikot kami sa bayan ng Uton sa barangay. Yan, mga laking kuwan ito, mga laking trucks, dump trucks dahil na delivery truck ng buhangin dahil sa project doon. Kasi ito sa Aliuson area, andiyan sila kumukuha ng kuwan, yung mountain soil, yung bundok, pinapatang nila yung balas na makuha. Nagay doon sa isang banda ng probinsya para peeling materials. Ito kaya maganda rin na pinapatag nila yung kwanton, yung mga bulubundukin. Tapos napatag, ilagyan ng bahay. Tiraan pa ang mga tao doon. May pera pa sila. Dahil may bili yun ang kwan. May presyo yun ang mountain soil. Ito yung kaninang sukilahan, Santa Clara Elementary School. Simentado rin lahat ito dito. Kasi kung ito eh, National Highway ito eh. Pwede ka rin ito pupunta at sakay mapunta ng airport, pwede rin. Yun. Ang kamang sikap? Oo, oh, apit ito sa barangay hall. Yun. Buka na ang kamatis to? Ganda ang kamatis nila eh. Pakal kamatis po? Oo, oh, pakalta na ang kamatis to. Pakalta na? Ito, so namin bigyan to. So ng barangay Rizal, proper nila. Ito na. Daanan natin doon si Kristen para nga sama natin. Punta doon si isang recipient para pasama tayo. Ito na. Ito na po yung barangay hall nila. Atras gamay para makita niya ta. Pero kasi ba, atras gamay. Yan. Ang barangay kapitan. Yan. Barangay kapitan ito. Sama natin.
napunta na kami kasama namin si Kapitan Joe Piñas dito. Kapitan, Barangay Kapitana Josephine Borgos Piñas ng Barangay Rizal Uton. So, napunta kami doon sa isang recipient sa kanyang restituent. Kasi bigyan namin siya ng wheelchair doon kasi na-stroke siya. Dahil sinama namin siya para na hindi siya doon mag-award. Para makalabas siya ng kuhan, ng kalsada. Gamit niya, makapahinit sa labas. At saka kung may misa sa kanyang, mayroong misa, may okasyon dito sa kanilang barangay, makapunta siya dahil may wheelchair siya. Ganun naman. Ay, itong lugar nito para nang may mga tinatinta o mayroon ng kalabasa. Kasi doon sa bayan, buwan eh, limitado ang pasok ng tao. Kaya inaallowed ng buwan, ng barangay na magtinda-tinda dito ng mga ulam, mga paminta. Para hindi na mahirapan yung buwan. Yung mga gusto magpili. Tindampi ito kasi matalala para matahit. Tindampi ito. Yakap, yakap. Aja. Yakap. Nedre. Atras, atras ka. Atras. Nedre na? Atras. Atras. Ano na, pao takap? Oo, yan. Nalapaw, nalapaw. Na, paan kami, sobra. Sobra kami. Ha? Sobra kami. Kaya umatras kami. Yan. Yung recipient namin ito, si Daylinda sa Barilag. Matanda na to. Na-stroke siya. Kaya humingi siya ng request ng wheelchair doon sa MSWD Uton. Kaya dala namin siya dito. Para na mabuhan. Sir Jojo, Sir Pakito, Sir Pito, Jojo Rogelio, para na bigay. Bigay na yung wheelchair. Yun. Maraming salamat po. We can wish you and more power. Amen.